ni Travis sa bahay ay agad na napansin ito ng kanyang ina. "Iho, mukhang malalim ang iniisip mo ah," wika ni Alicia sa anak. Kasalukuyan silang nagmemeryenda sa teres ng kanilang bahay sa Maynila, ngunit hindi naman ito ginagalawang pagkain. Simula ng paalisin siya sa trabaho ni Don Jaime, ay nagdesisyon sila mag-anak na lumipat na lang sa Maynila. Dito ay nagumpisa sila sa maliit na karinderya hanggang mapalago nila ito. Ngayon nga ay marami ng branch ang Alicia's Restaurant, kaya maalwan na ang kanilang buhay. "Nay, bumalik na siya," may pakahulugang wika ni Travis. "Siya? Sinong siya?" Tumingin si Travis sa ina. "Si Angel po." Natahimik ang ina sa narinig. Naalala niya kung paanong nalungkot ang binata nang umalis na walang kabog-abog ang babae papuntang Amerika. "Nay, pasyente ko siya ngayon," kumpisal nito. "Ha? Paanong nangyari yun?" Taka ang tanong naman ng kanyang ina. "She was into an accident at ngayon ay may amnesia. Nay, anong gagawin ko?" Hopeless na wika ng lalaki. "Natural, eh di gamutin mo." Nangingiti namang wika ng ina sa anak. "I know, pero..." "Anak, naiintindihan kita kung mahal mo pa siya at pareho pa kayong malaya. Sige, prosigihin mo. Kaligayahan mo ang inaasam ko." Tumayo ito upang yakapin ang anak. Mahigpit na yumakap din ang lalaki sa kanyang ina. "Ano kayang gagawin ko kung wala kayo, inay? Marami ka ng sakripisyo para sa amin ang kapatid mo. Tama lang na sa sarili mo naman ang isipin mo sa mga oras na ito, Travis." Masayang inubos ni Travis ang meryendang inihanda ng ina sa kanya. Kinabukasan, matapos kunin ang chart ni Angel, ay tinungo ni Travis ang room 518, si lead ng babae. Nadatnan niyang nakabantay doon ang sa tingin niya ay kasama sa bahay ni na Angel. "Doc, magandang umaga po," bati ni Aling Maria na tagapag-alaga ni Angel. Maganda ang ngiti nito sapagkat napakagwapo nang pumasok. "Good morning din po," balik-bati naman ni Travis. "Kumusta na ang pasyente ko?" Malambing niyang tanong kay Angel at fully conscious na ito. Hindi kumibo ang babae na tila walang narinig. "Angel, ako nga pala si Dr. Travis Abarintos," wika ng binata habang sa isip nito ay nagsasabing, "Si Travis ako, Angel." Tiningnan lamang siya ng dalaga. "Angel, do you feel any pain in your ribs, shoulder, any headache?" tanong pa rin niya. Hindi pa rin ito sumagot. "Okay, I understand what you're going through right now, but don't worry, everything will be alright soon." "Just leave," matigas na wika naman ng dalaga. "Sabihin mo na lang if you need any medication sa pain mo, ako na ang bahalang..." "Ang sabi ko, leave me alone," muling putol naman nito. "I don't need anybody." Pagkatapos noon ay inayos ang katawan at kunwari ibabalik itong muli sa pagtulog. Nagkatinginan lamang ang yaya sa dalawa. Wala rin naman itong nagawa. Alam niyang may sumpong ang dalaga. Hindi na nagpumilit pa si Travis na makipag-usap sa babae. Papalabas na ito nang may kumatok sa pinto. Isang nurse ang pumasok, dalang mga alahas at gamit ni Angel na nakuha ng dalhin ng babae sa emergency room. Inisa-isa nito ang mga gamit at di naman napigilan ni Travis ang mapatingin nang itaas ng matandang babae ang kwintas ni Angel. Hindi niya iyon malilimutan sapagkat iyon ang bigay niyang kwintas sa dalaga noong araw ng kanilang huling pagtatagpo. Mabilis ang tibok ng puso ni Travis. Abat, nasa kanya pa ang kwintas? Isip niya. Ang ibig sabihin kaya nun? Napangiti si Travis. Angel, sigaw ng puso niya. At saka siya tuluyang lumabas bago nagpaalam muna sa bantay ng dalaga. "Doc!" habol nito sa kanya habang naabutan siya nito sa may hallway. "Doc, kayo na po ang bahala magpasensya sa alaga ko," umanhin nito sa kanya. Muling napangiti si Travis. Lumabas ang dalawang malalim na bilis sa pisngi ng binata. "Wala hong problema yon.
Hindi naman talaga suplada ang alaga ko, Dok. Napakabait na bata niyan. Kahit na nang pumunta sa Amerika ay di nakalimot. I know. Gusto sana niyang sabihin sa Yaya na naiintindihan ko po. Bagkos ay sinabi na lang ni Travis na babalik din po ang kanyang alaala. Di lang po natin masasabi kung gaano katagal ang kanyang amnesia. Samantala, sa Dr. Quarters ay masayang sinalubong naman ni Jan ang kaibigan. Naku, mukhang esperado na naman ang kaibigan ko ah. Masayang wika ni Jan dito. I just discovered something, pare. Nakangiti namang wika ni Travis. What? Tell me. Untag ng kaibigan. Natatandaan mo ba yung sinabi ko sa'yo noon na binigyan ko ng kwinta si Angel? Tumango naman ito at matamang nakinig. Tapos, anong nangyari? Nasa kanya pa rin, pare, at suot niya. Kumikislap ang mata ng binata habang sinasabi ito. Wow, that's good, pare. Totoong masaya ang lalaki sa nadiskubre ng kaibigan. Osha, mabuti pa't puntahan mo na ang prinsesa mo at ipaalala ang inyong nakaraan. Biro nito. Sira, sabay na nagkatawanan ang magkaibigan. Bumaba sandali si Yaya Maria, kaya walang nagbabantay kay Angel nang pumasok si Travis sa silid nito. You again? Pataray na wika ni Angel. I am your doctor, so it's just natural na dalawin ko ang aking pasyente. Napangiti ang lalaki ng irapan siya ng dalaga. Mabuti-buti na ba ang pakiramdam mo? Mabuti-buti na ang pakiramdam ko. Ayan, alam mo na ang lagay ko. That's it. Tapos na ang pag-check up. May diin na wika ng dalaga sa kanya. I know. At mas lalong bubuti ang pakiramdam mo once you have your memory back. In fact, I bought you a burger from Jollibee. Champion, pagmamalaki ni Travis. Alam niyang paborito ito ng dalaga. Tila may kumurot naman sa puso ng dalaga. Jollibee? Bakit parang may kung anong alaala ang hatid ng salitang iyon? And why are you doing this to me? You don't have to, you know? Mataray pa rin itong wika. I don't have to, but I want to. May pakuhuligang wika ng lalaki. Napabuntong hininga si Travis nang walang reaksyong makuha mula sa dalaga. Okay, iiwan ko na lang dito sa side table ang burger. Kainin mo na lang pag nagugutom ka. Akmang aalis na ang binata nang marinig niyang suminghot ang babae. Napatingin siyang muli dito. I hate this feeling. Humihikbing wika ni Angel. Bakit ba kailangan mangyari sa akin to? I feel so hopeless. Like blank. Kinuha ni Travis ang isang kamay ng dalaga at pinisil ito. I will sound like a recorder, but I am assuring you na in time, babalik din ang lahat and you won't feel empty anymore. Kung pwede nga lang na maalala mo na ako, gusto sana niyang idagdag. Ewan ko! Galit namang wika ng dalaga. Bakit? Bakit? Ano? Puro ako tanong. Tuluyan ang umiyak ang dalaga at napayakap sa lalaki. Masuyo namang tinanggap ni Travis ang yakap ng dalaga. For 10 years, yun lang ang inaasam-asam niya. Nang mayumakap siya sa doktor, ay tila iba ang naramdaman ni Angel. Parang pamilyar sa kanya ang bisig nito. Nailabas tuloy niya ang kanyang sama ng loob at frustrations dito. Hinayaan naman ni Travis na umiyak ito ng umiyak hanggang sa mapagod ito at tuluyang tumahan. Binantayan ni Travis si Angel hanggang sa makatulog ang dalaga. Dahil sa pangyayaring iyon, ay naging magaan ang loob ng dalaga sa doktor. Ang totoo naman niyan ay tila may kung anong damdamin ang nararamdaman niya tuwing naririyan ang lalaki. Ewan niya pero parang malapit siya dito. Pinananabikan niya ang pagbabalik nito sa kanyang silid. Hi Angel, naubos mo ba ang burger na bigay ko? Tanong ni Travis isang hapong binisita niya muli ang dalaga. Hawak nito ang isang pumpo ng roses at isang supot pa ng Jollibee na ang laman ay peach mango pie at soft drinks.
Nawiwili siya kapag may pasalubong sa kanya ang doktor. Yes, ang sarap nga eh. Feeling ko ang tagal ko nang hindi nakakain noon. Pero palagay ko'y madalas naman siguro akong kumakain niyan sa Jollibee. Nakangiting sagot ni Angel. Paborito mo kasi yan. May pakahulugang wika naman ni Travis. Paano mo nalaman? Dati ba eh gusto ko na talaga niyan? Kakantanong niya dito. Sabi ni Yaya Maria. Palusot ng lalaki. Ganun ba, Doc? Travis, Angel, you may call me Travis. Travis? Ulit ng babae. Muli ay parang may naalala siya nang sabihin niya ang pangalang iyon. Pero parang may kulang. I like your name, Travis. Nang sabitin ni Angel ang kanyang pangalan ay tila naman musika iyon sa kanyang tenga. Kay tagal na panahon niyang nangungulilang marinig iyon muli sa bibig ng dalaga. Napapikit si Angel. Kinabahan naman si Travis. May masakit ba sa iyo? Do you need anything for pain? Dumulat muli ang dalaga at pagkatapos sinihihiyang ngumiti. Travis? Relief ang nababanaag sa mukha ng doktor. Ano iyon? Gusto ko lang sabihin na thank you for putting up with me. Tsaka nagtataka lang kasi ako sa sarili ko. You know what? You really look so familiar. Your voice, parang narinig ko na noon yan. Nagdadalawang isip si Travis. Sasabihin ba niya sa dalaga ang kanilang nakaraan? Ipapaalala ba nito ang tunay na nangyari? Ngunit mali pa rin ito. Pasyente niya ito at siya pa rin ang doktor. Sasagot na sana si Travis nang biglang bumukas ang pinto. Si Don Jaime ito at may kasamang isang makisig na lalaki. Nasa palagay ni Travis ay nasa edad 27 hanggang 28 ang gulang. Tila galing sa isang mayamang pamilya. Iha, wika ni Don Jaime na agad na yumakap sa anak. Travis, malimig na bati nito sa doktor. Magandang hapon po, wika ni Travis. Daddy? Angel, sinama ko si Von. Gusto ko raw niyang makita, wika ng matanda. Makahulugan ang tinging ipinukol sa kasamang lalaki nito. Von? Maang na tanong ni Angel. Yes, Von. Sagot naman ito. Von, I would like you to meet Angel's doctor. May diin sa salitang doctor. This is Dr. Travis Abarintos. Travis, si Von, fiancé ni Angel. Pagpapakilala ng matanda. Fiancé? Nakantanong pa rin ni Angel. You mean I am about to get married? Yun din ang kasalukuyang tanong ni Travis sa isip. Yes, iha! Kaya ka nga ay pinaalala ko sa iyo na kailangan mo magpagaling agad dahil sa nalalapit mong kasal. Oo nga naman, sweetheart. Sabad naman ni Bon. Lumapit na ito sa kanya at hinawakan siya nito sa kamay. Lito ang nababaka sa mukha ni Angel. Nang hawakan siya sa kamay ng lalaking bagong dating ay tila ayaw niya dito. Ito ba ang kanyang fiancé? Bakit parang kaibigat ng dugo niya dito? Nakapagtataka naman ay walang nagawa ang dalaga kundi ang bawiin ang kamay na kinuha ni Von. Maayos na ba lagay ng anak ko? Tanong ni Don Hyman ay binaling ang tanong sa doktor. Maayos naman ho. In a few weeks ay maaari na po siyang lumailabas. Sagot ni Travis. Ewan niya pero sumamalob niya sa nalaman. So may fiancé na pala si Angel. Bakit suot pa rin ito ang kwintas na bigay niya? Mabuti naman kung ganon, wika ng ama. Sige po, mauna na po ako sa inyo, magpapaalam ni Travis. Angel, malungkot ang tingin ipinukol sa kanya ng lalaki. Kailan ka babalik, Doc? Tanong ng dalaga dito. Siguro. At binutol ni Von ang usapan ng dalawa. Sweetheart, I bought you flowers. Pilit ang ngiting lumabas sa kanyang mga labi. Inilabas ni Von ang dalang tatlong long stem roses at inaabot sa dalaga. Tatanungin pa sana ulit niya si Travis, ngunit tuloy na itong lumabas sa kanyang silid. Lumungkot ang mukha ng dalaga. Muli ay tiningnan niya si Von
Pero bakit kung talagang nobyo ko niya ang lalaki, eh hindi siya maging masaya? Ay, Angel, may boyfriend ka na. Dapat sa kanya ang atensyon mo at hindi sa iba. Wika niya sa sarili na pilit pinapasaya ang disposisyon. Balang araw ay babalik din ang kanyang alaala, pangumbinsin niya sa sarili. Unti-unti ay nahuhulog na muli ang loob ng dalaga kay Travis. Ngunit, paano pa nila maipagpapatuloy ang kanilang nakaraan kung malapit ng ikasal ang dalaga? Sabay-sabay nating alamin sa part 6 ng ating kwento. Maraming salamat po!